oras na ito, ang paksang ating pag-uusapan ay makikita sa Joshua chapter 1 verse 1 to 18. Ang mensahe ng Diyos sa mga oras na ito ay mayroong pinamagatang ang estratehiya ng Diyos para sa iyong tagumpay. Isang napakagandang araw sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kaibigan at kapatid. Kamusta na ang ating buhay? Tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya sa ating buhay sa araw-araw? Mula ba noong tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, masasabi ko bang mas matagumpay ka na ngayon kaysa noong wala ka pa sa Diyos? O di naman kaya ang iyong buhay noon ay nananatiling ganyan na lamang at walang pinagkaiba ang iyong buhay noon at ang iyong buhay ngayon? Baka naman ang problema ay nasa iyo. Tanungin natin yung ating mga sarili at tingnan mabuti ang ating mga puso at pag-uugali. Nais kong ibahagi sa inyo ang tagumpay na tinamasa ni Diyos sa piling ng Diyos. Ito ay napakagandang halimbawa sa tulad nating pananampalataya sa bagong henerasyon. Binigyan ng Diyos si Joshua ng isang napaka-imposibleng gawain. May kita natin sa Joshua chapter 1 verse 10. Ang talatang sinasabing, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaari. Isang napaka-imposibleng misyon. Sa pagkat sa Deuteronomy chapter 7 verse 1, sinasabi dito na ang lupang pangako o yung promised land ay may mga kaaway na pitong bansa. Ang bawat isa ay mas malaki at mas malakas kaysa bansang Israel na pinamumuno nito. Para lubos na mapasa nila ang lupang yung pinangako ng Diyos, kinakailangan po nilang mabagsakin ang pitong bansa na yun. Di ba ito napaka-imposible? Pito laban sa isa. Napaka-laking problema niya. Subalit ang Diyos ay hindi magbibigay ng isang misyon o gawain kay Joshua kung hindi niya ito sasamahan o tutulungan. Makapangyarihan ang punong pag-ibig ng Diyos kaya binigyan niya si Joshua ng limang estratehiya para magtagumpay. Ang salitang tagumpay, mga kaibigan kapatid, ay dalawang galis na binanggit sa teksto. Ito ay makikita natin sa verse 7 at verse 8. Dito natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano katotoo ang kanyang pangako kay Joshua. Sabi ng Panginoon sa verse 7, huwag mong susuwayin ang lumang itatagubilin ko at magtatagumpay ka sa lahat mong gawa. Ang pangako ito ng Diyos kay Joshua, mga kaibigan at kapatid, ay pangako din niya sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay susunod sa mga tagubilin at utos ng Diyos. At ito ang ating pag-usapan ngayong araw. Ang limang estratehiya na binigay ng Diyos kay Joshua upang magtagumpay. Na ibinigay ng Diyos kay Joshua ay upang magkaroon ng malinis na direksyon at plano. Dito nag-umpisa si Joshua ang magkaroon ng isa at malinis na direksyon at plano. Nakatuon lang si Joshua sa isang layunin at isang misyon, ang pabagsakit ang pitong bansa sa tulong ng Diyos. Dahil dito nagplano mabuti si Joshua kung ano at kung paano niya mapapabagsak ang pitong malalakas na bansa na nakapaligid sa lupang ipinangako. Alam natin na ang pagpaplano ay napakahalaga sa ating buhay. Kapag ang isang bagay ay sinamahan natin ng isang konkretong pagpaplano, tiyak ang tagumpay. Ganun ang ginawa ni Joshua. Tayo ba ay mayroon din ganung pag-ugali? Tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba ang aking hangarin sa buhay? Malinis ba ang aking layunin? Ano ba ang plano ko sa mga bagay-bagay? May patutunguhan ba mga ito sa isang direksyon? Mga kapatid, dapat nating tularan si Joshua na may malinis na hangarin sa kanyang misyon. May plano para sa isang direksyon. Ang pangalawang estratehiya ng Diyos na ibinigay kay Joshua ay upang maunawaan niya na kailangan niya magtiwala sa kanyang sarili at kakayahan. Ito ang malaking problema ni Joshua sa kanyang sarili. Bagamat meron siyang isang konkretong plano at isang direksyon, wala siyang tiwala sa kanyang sarili kakayahan upang pamunuan ang bansang Israel. Nang ibigay ng Diyos kay Joshua ang napakalaking responsibilidad, marahil siya ay nagdalawang isip. Perhaps he begin to question it. Maaring sinabi niya, is this really God's will? Maaring pumasok sa isip niya, does God really want me to have this? O naitanong niya na, can I do this? Marahil yun ang nasa isip ni Joshua. Kung kaya't sa ating teksto ay apat na beses sinabi ng Diyos kay Joshua, ang magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Sa wikang Ingles, be strong and courageous. Sa literal na salita sa wikang Hebreo ay maging determinado at magtiwala sa sarili.
Tayo ba ay may tiwala sa ating sarili at kakayahan? O takot tayong humawak ng responsibilidad sa buhay? O di naman kaya ay takot tayo sa ibang mga bagay-bagay? Mga kapatid at kaibigan, ang sinabi ng Diyos kay Joshua ay siya rin sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magpakatatag ka at magpakatapang. Mga kapatid, dapat nating malaman kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Lagi nating tatandaan, no, ang pagiging matatakotin at walang tiwala sa sariling kakayahan ay walang patutunguhan. Yan ay isang bangungot lamang ng iyong buhay. Dapat mong alisin yan sapagkat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat kang magpakatapang at magpakatatag. Narito po yung pangatlong estratehiya. Maging tapat ka at totoo sa iyong desisyon. Be committed to your decision. That means once you have a start, never ever look back. Kapag nagdesisyon ka na natanggapin ang Diyos sa buhay mo, huwag ka nang lilingon pa. Do not look back. Do not give up. Commitment is the key to accomplishment. No commitment means you will never finish anything. Sabi ng Diyos sa verse 9, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay sasayo saan ka man pumunta. Do not be discouraged, Joshua. Focus with me. Stick with me. Be committed to your decision. Have faith in me, Joshua. Marahil yan ang naisabihin ng Diyos kay Joshua. At yan din ang gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayon. Tayo ba ay may tiwala sa Diyos? Nakatuon ba ang ating mata, ang ating isipan, ang ating puso sa Diyos? Marahil maraming problema ang magtatakang pabagsakin ka. Marahil dahil sa dami ng gawain at responsibilidad sa church, sa trabaho, sa bahay o sa pamilya, kung kaya't aayaw ka na, susuko ka na. Marahil dahil sa dami ng mga taong nakapaligid sa iyo ay aayaw at susuko ka na dahil ayaw mo yung mga nakikita mo sa kanila. Subalit sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, anak, huwag kang umayaw, huwag kang sumuko, magpakatatag ka at tibayan mo ang loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa sapagkat ako'y sasayo saan ka man pumunta. Napakagandang pangako ng Diyos sa iyo yan, kapatid. Subalit kapatid, ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos? Nakatuon ba ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos lamang? And second to the last, matuto ka sa iyong kabiguan at pagkakamay. Be corrected by your defeats. Learn from your mistake. Meron pong isang kwento. May isang baguhang magsasaka at isang matalinong magsasaka na nagtagumpay sa buhay sa isang probinsya. Nagtanong ang baguhang magsasaka doon sa matalinong magsasaka kung papaano napagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Ano ang naging sekreto ng iyong tagumpay? Sumagot ang matalinong magsasaka, "Bata, ang sekreto na makamit ang tagumpay ay ang paggawa ng tamang desisyon." Sabi ng baguhang magsasaka, "Ganun po ba? Paano po ninyo natutunan ang paggawa ng tamang desisyon?" Sumagot ang matalinong magsasaka, "Sa pamamagitan ng karanasan." Muli nagtanong ang baguhang magsasaka, "Paano po ninyo nakuha ang ganyang karanasan?" Ang sagot ng matalinong magsasaka ay dahil sa paggawa ng maling desisyon. Kapatid, kaibigan, huwag mong tingnan na malas ang kabiguan o pagkakamali. Bagkus gamitin mo itong isang edukasyon at pakinabang. Sabi ganito ng Mas Edison, huwag mong tingnan ang pagkakamali na isang kabiguan. Bagkus tawagin mo itong edukasyon na isang karanasan na dapat mong matutunan. Tingnan ninyo si Joshua. Siya ay nagkamali at nabigo din. Mababasa natin yan sa Joshua chapter 7. Subalit hindi na natin si Joshua sa mabigat na suliranin yun. Bagkos matapos niyang isang guni ito sa Diyos, siya ay tumayo at inalam kung ano ang pinagmulan at pinagugatan ng problema o pagkakamali yun. At doon niya nalaman na isa sa mga Israelita ang nagkasala. Nang maayos na ang problema ni Joshua, ang bansang Israel ay muling nagtagumpay. Ano ang dapat nating malaman dito? Kapag ikaw ay nagkamali at nabigo, isang guni mo ito sa Diyos. Ipanalangin mo ito at hingin sa Diyos kung ano ang dapat gawin sa tulong ng Diyos. Alamin mo kung anong pinag-ugatan
ng iyong kabiguan at pagkakamali at gawin ang tamang hakbang upang hindi ka na muling magkamali at mabigo sa ninanais mo. My dear friends, be smart and open-minded. Be wise like a serpent. Life is too short. Be corrected by your defeats and failures. And lastly, manalig ka at sumandal ka sa Diyos. Sabi ng Diyos kay Joshua, manalig ka sa akin, magtiwala ka sa akin. Kung paano sinamahan ko si Moses at protektahan, gayon din ang gagawin ko at pangako ko sa iyo kung ikaw ay susunod sa akin. Nakamit ni Joshua yung pangako ng Diyos sapagkat siya ay sumunod. Ikaw kapatid, nais mo bang makamit ang pangako ng Diyos at makamta ng tagumpay sa buhay? Sumunod ka sa Kanya at tinitiyak ko sa iyong ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Hindi ka matatalo ni naman at anuman sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Hindi na ang kapangyarihan ng Diyos ang ibibigay niya sa iyo kundi pati proteksyon niya. Poprotektahan ka ng Diyos sa mga pupuntahan mo at gagawin mo at sa mga sakit kung ikaw ay susunod sa Kanya. Ibibigay ng Diyos ang kanyang presensya para sa iyo at ikaw ay kanyang sasamahan hanggang sa makamtan mo ang walang hanggang pagpapala at tagumpay sa buhay kung ikaw ay susunod sa Kanya. Pagbasta mo si Joshua, siya ay nagtagumpay sapagkat ginawa niya yung limang estratehiya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Naway sumain niyo rin ang pagpapala ng Diyos at pag-ibig ni Kristo na dapat nating tularan ang halimbawang ito na ibinigay ng Diyos kay Joshua at ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon. In conclusion, keep that in mind. Listening to God's voice and responding in obedience is about an intimate relationship with God. Narinig natin siya at dapat natin siyang sundin dahil tayo ay mga tupa ng isang pastor. Sabi ng John chapter 10 verse 3 and 4, "The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice." At dahil meron pang mga tao na hindi pa kabilang sa kawang ito ng Diyos, at gusto natin sila ay makarinig ng sinasabi ng salita ng Diyos, aabutin natin sila sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ang sabi rin sa John chapter 10 verse 16, "And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd." That's why we must make listening and prayer as a part of our daily walk with God. This is the Christian life. This is the life of the church.